What's up mga kuya, tate? Welcome naman sa Kuya Kevz DIY Tutorial. In today's video, share ko lang sa inyo kung paano ba gumamit ng hand drill sa kanitong mga bagong klase ng drill. Itong video to ay para sa mga taong hindi pa alam kung paano gumamit ng hand drill o ng drill. Kung alam mo nang gumamit nito, pwede mo nang panoorin yung iba ko pang mga video. Simulan na natin. Ito yung ordinaryong hand drill. Yan. Para magamit nyo, kailangan may talim kayo. Tapos yung talim ng hand drill, meron siyang pang bato saka pang bakal at marami pa pwedeng ilagay. Marami pang pwedeng gamitin bala to. Ito, papakita ko lang sa inyo. Ito yung bala ng hand drill na pang bakal, pang plastic, pang kahoy pwede siya. Tapos ito naman yung bala ng hand drill na pang bato. Ayan, parang mayroon siyang pana sa dulo. Ayan, yan, pang bato siya. Ayan, hindi siya pwede pambakal kasi nauubos yung parang pana na yan. Ayan, dalhin yung pagkakaiba niya. Ayan. Tapos, ayan, may iba't ibang size niyan ng bala ng hand drill. Ayan. May maliit hanggang papalaki. Ayan. Ito, pwede rin itong bala ng hand drill para sa tornillo. Papakita ko na lang sa inyo kung paano, saan ginagamit ito. Ayan. Ito pa, pwedeng pang grind. Maraming may mga shape to na pwedeng gamitin. Ito lang ang meron tayong available. Ito rin, bala din to ng hand drill. Ayan. Tapos meron ako dito mga tornillo. Ayan. Na para te-testingin natin mamaya. Ayan na. Pakita ko muna yung ano ng hand drill na to. Yung sa ordinaryo, walang mga ganito. Ayan, wala yung ganyan. Pero meron ganito sa ordinaryo. Ito medyo ano pa ito, maganda-ganda pa. Ito, makikita nyo, may arrow dito. Ibig sabihin nun, reverse yung ikot ng ano niya pa. Tapos ito, forward. Ibig sabihin, pabaon yung drill nyo. Pakita ko sa inyo. Saktoks natin. Yan, kita nyo. Itong anong to, naggagalaw-galaw. Ito, pag nakatapat doon, ibig sabihin, forward pa. Ang ikot nito ay pa. Yan. Pa counterclockwise ng ikot niya. Pero pabaon yan. Pabaon yan. Meron tayong ikawit tayo dito. Ito. Pag naka-forward ka, babaon yan. Babaon. Pero pag inano ko na siya, nilipat ko siya, backward, taas yan. Taas yan. Saka mahirap magbutas pag naka-backward siya. Pag naka-backward. Yan. Tapos, ito pa pala yung isa. Yung isa drill. Tapos ito, naka-hammer. Dapat alam mo kung naka-hammer o drill ka. Ito. Pag naka-ganto ka, naka-hammer ka. Ayan yung hammer, ginagamit yan pag gagamitin mo yung pambato. Tapos pag naka-ganto ka, pag naka-ayan, drill naman yan, naka-drill. Para sa mga, direct yung ano siya. Para siya sa mga kahoy, bakal yan. Dapat, alam mo yung ano niya. Tapos, na-try natin. Ito, kahoy yung pinutas ko, diba? Ito yung pambakal. Sa bakal naman tayo, try natin. Kung may bakal ako dito. Dapat naka-forward. Forward na siya. Tapos, naka-drill siya. Naka-drill ako. Ganun lang. Bali, pag nagbubutas ka, tuwid lang yung ano, tapos lalagyan mo yung drill dito. Pero huwag masyado magayang, parang tinutulungan mo lang yung drill na makabutas. Okay na tayo dito sa, hindi ko lang tutuloy, pinapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin. Yan. Punta naman tayo sa pangkahoy. Para magpalit nga pala, meron yung kasama na ganito, key, na minsan nakasalpak lang dito, nakalagay sa ano nyo, nakalagay sa hand drill nyo. Tatanggalin nyo lang to. Yan, tapos, may butas yan dyan, ipapasok nyo to. Tapos, itong mga ngipin na yan, papasok yan dito. Tapos, pag gano, para mabuksan, is iikot nyo ng counterclockwise. Yan, pag naikot nyo na, yan, matatanggal na yan. Matatanggal na. Yan.
Tapos para mapalitan nyo, kung halimbawa maliit, tapos malaki lalagay nyo, hindi kasha, ikot nyo ito. Ha? Counterclockwise. Ayan. Tapos ilalagay nyo, lagay nyo na yung ano. Ayan, pumasok na. Ikot nyo naman clockwise, tapos pasok nyo ulit ito. Ikot ng clockwise. Ayan. Ito, itong balang ngayon ito, pambato. Kaya sa bato natin yung ano, dito tayo. Ayan, sabi ko nga, dapat naka hammer ka. Hammer. Yan. Yan. Magkaiba yung tunog ng hammer. Tignan nyo. Pag nakadrill ka, ito yung tunog ng nakadrill. Hindi maingay. Pero pag naka-hammer ka, ito naman ang tunog niya. Pambato yan. Ayan ang pambato. Okay. Ayan. Pag naka-reverse ka o naka-backward ka, mahirap butasin, kaya dapat titingnan nyo rin ako naka-forward ka o nakatamang ikot ng drill ka. Ayan. Tapos na tayo sa pambato. Pakita ko naman sa inyo yung sambala ng hand drill. Ito, ginagamit naman. Ayan, ito. Ayan, bala din yan. Ayan. Ganun pa rin. Yung gantong bala ng drill na to, ginagamit sa ice screw na ganito. Ayan. Ito ginagamit kasi to sa mga bubong ito, para makabit sa mga sea farlings. Yan. Yung mga gantong klase ng screw. Yan. Para sa yero. Kasi ito, nakakabutas to ng yero. Yan. May sarili siyang pambutas. Pag umikot na umikot, bubutas na yan. 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 Pero testingin natin dito. Yan, ganyan siya. Yan, papasok mo lang kasi yun nga, yung gulo nito, yan, hexagonal siya. So, pinasok mo siya, ganyan. Tapos. Yan, ganyan siya. Try natin lumaliit kasi medyo mahaba yun. Mahirap talaga kasing i-ice yun. Ikabit yun. Vibrate na pati yung table. Yan. Nung nakita nyo, meron na siyang ano, butas. Pero habang hindi ko na tinuloy, pero habang itutuloy, pag dinaredret siya, mabubutas rin yan. Pero sa kapal ng bakal na to, baka mabungi agad to. Kaya kasi ito para sa maninipis lang na bakal o lata. Ito, mga stone ganito. Ito, yan. Ang bala nito, basta hexagonal yung dulo. Pwede siyang gamitin. Pwede rin sa mga bolt. Kung gusto nyo mag-fit ng bolt na mabilisan, pwede siya. Yan. Pero ganito lang yung size ng ano niya, ng ulo dapat ng bolt nyo. Yan. Tapos na tayo dito. Try naman natin yung ito naman. Yan. Yung ano, parang Phillips screw. Dalawang Phillips screw. Medyo bungin na itong Phillips screw na to. Pero try pa rin natin. Yan. Lalagay nyo lang din. Yan. Tapos try natin sa kahoy. Yan. Ito ginagamit syempre sa mga screw. Pwede siya kahit yung lahat ng screw na pwede, basta Phillips o nakacross yung ano. Yan ganyan. Mga positive. Pwede siyang gamitin. Pero kalimitan to. Ginagamit to sa mga black screw na ganito. Yan, ito rin yung isa may pambutas sa dulo katulad ng isa. Pwede rin siya sa manipis na lata. Sa mga bakal, nakakabutas siya. Ito, itong isang klase ng black screw na to. Tapos itong isa naman, ito pang kahoy lang siya. Yan, kasi hindi yan makakabutas. Pero pwede naman, basta butasin mo muna nitong isang to. Tapos saka mo ilagay ito. Pag nabutas mo na ito. Yan. Pero pakita ko lang sa inyo. Yan. Pero sa kahoy, hindi mo na kailangan butasin kung isa kasi mabubutas na yan. Dito nagagamit yung reverse katulad nyan. Yung reverse mong ano mo, handrail mo, dito na laging ginagamit. Dito, nakabaon nga. Diba, nakanggal. So, try natin ito isa. Balik muli. Naka-reverse ka forward. Yan. Ito na. Itatanggalin mo.
Tapos ito, ready natin pong isang screw nito. Medyo bungi na yung ano kaya tumutunog ng ganun. Pero yan, pwede siyang gamitin. Papatan mo lang itong bala mo para hindi maayos. Kasi yan, okay na siya. Natapos na tayo dito sa bala ng eskula na ito. Yan, ganun lang yung paggamit ng hand drill. Nagpapalit-palit lang naman siya ng bala. Pero basta alam mo na yung gamit ng mga anong to. Yan, saka ito. Pinipindot nga pala ito. Hindi nakakalimutan. Para nito siya, pinipindot. Nakalimutan ko nga palang sabihin yun. Tapos, ito, try natin ito. Medyo maluwang na. Ano ito, pangliha lang naman ito. Para makukaya mag-grind. Kung gusto mong palakihan yung butas ng isang butas, pwede ito. Pero may iba't bang shape nito. May mga bilog. Ito kasi patulis yun. Resting natin. Ngayon, nabutas siya. Ito. Pwede rin siyang paganto. Basta parang panglihi lang siya. Yeah. Bali yan lang available kong mga drill para dito sa ordinary yung hand drill. Kaya pagkita na tayo dito sa kong hand drill. Okay. Bali, itong hand drill na to, wireless na to. Wireless hand drill siya. Tapos yung bala ng itong mga bala na to, yung mga bala na yan, ito, ng hand drill na nung ordinaryong hand drill, hindi mo siya pwedeng gamitin dito. Yan. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa drill na to. May sariling drill bit to. Ito 'yon. Ito yung drill bit niya. Yan, may mga gatla na ganyan. Saka medyo malaki yung dulo. Pansin niyo dito. Ito wala. Ito, yan, wala ito. Ito meron. Pero ito, pwede nyo magamit ito sa hand drill. Yung sa ordinaryong hand drill, pwede nyo ilagay ito. Yan, ito, pambato siya. Pambato kasi yan, may sima siya. May sima yung dulo. Wala kaming iba pang ano eh. Meron pa kasi itong mga pambakal din, tapos pang-keeping. Yan, wala, kaya lang wala. Tapos ito, testing na natin siya. Wireless siya kasi hindi na siya disaksak. Kasi ito yung battery niya. Yan, yung battery, tapos may charger yan. Yan. Ito yung charger niya, kina-charge dito, tapos ito may additional pa siya. Yan, ito yung box niya. Tapos ito, baka nagtataka kayo kung ano ba to. Yan, pansukan siya ng ano, yung nabutas niyo na. Halimbawa, ito yung butas na. Nabutasan niyo to. Yan, papasok niyo yan para masukat niyo kung ganong kalalim. Yan, ito po, yan yung purpose niyan. Yun nga, wireless siya, hindi na siya sinasaksak. Hindi na siya disaksak. Bali, ilalagay mo lang to. Tapos, ayan, tabit na. Ito, pindutan niya. Tapos may ilaw na isa. May ilaw pa para kita niya yung ginagawa mo. Tapos may forward-reverse pa rin siya. Forward. Tapos ito yung reverse. Pag naka-reverse, ang ikot niya, katulad lang yung isa. Pag naka-reverse, clockwise yung ikot niya. Pag naka-forward, counterclockwise. Katulad din yung ordinaryong hand drill. Yan. Tapos ang ano niya, matulad din yung ano, ang pagkakaiba lang dito, meron na siyang bukod sa hammer, may pang chisel na siya. Yan, tatlo ang ano siya, naka-drill. Ito yung drill niya. Para mailipat niyo, pipindutin niyo ito. Pindutin niyo yung pula, ikot. Yan. Hammer. Yan, naka-hammer na yan. Hindi nga tunod. Tapos para pang chisel. Yung chisel, pang ano, pang bak-bak ng pader. Yung pantik-tik, meron na siya kasi gano'n. Mas mainit. Ano, ilagay itong bala niya. Ang simple lang siya. Ibaba mo lang to. Tapos, isushoot mo lang to. Papasok mo lang sa loob. Yan. Napasok mo na sa loob. Tapos, bitawan mo. Okay na yan. Yan. Hindi naman ito uugot yan. Tapos, pag naka-drill ka, umiikot siya. Yung pino, hindi mainit. Hindi ko kasi magamit ito kasi pambato lang ito. Pambato. Tapos, pag naka-hammer ka, umiikot pa rin. Tapos,
dumain. Tapos pag naka-chisel ka, pag naka-chisel ka, hindi na siya umiikot. Umaano na lang siya. Nagbabibite, gumagano-gano na lang. Ito. Kasi yun ang purpose niya, kasi parang pambakbak yun. Gano'n. Kaya lang wala kaming bala nung pambakbak. Kaya, parang pa, i-dedemo ko na ito. Parang gano'n, gano'n na siya. Yun. Kaya nung, medyo maganda to kasi hindi ka mo na kailangan magdala ng mga extension pag matataas yung gagawan mo. Kasi medyo battery na lang. Ang problema lang pag nalobat siya. Pag nalobat, ayun nga. Kailangan may dala kang charger. Tapos ang maganda lang dito pati madali lang tanggalin yung mga bala, hindi katulad ng isa. Iikot-ikot mo lang ito, salpa ka lang ng salpa. Yun ang maganda sa mga gantong klase ng drill. Ito na yung mga latest ngayon na drill. Kaya medyo mahal talaga kaysa dun sa ordinaryo. Sana may natutunan kayo sa video na to. Mag-comment kayo sa comment section kung may katanungan kayo. At mag-like at i-subscribe nyo na rin ang channel natin. Hanggang dito na lang itong video na to. Peace out!